guys. So hindi ko na pinakita kung paano ko binaklas, no. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin isalpak sa isa yung washing machine. So ito yung spinner, yung umiikot. Tapos ito yung parang body niya. So parang ano siya, solid na plastic na parang rubberized. So ito yung dahilan kung bakit maingay yung ano natin, yung washing machine natin kapag nasa final spinning na. So medyo ano na siya, hindi na siya umiikot. Tapos yung isa naman, ayan, may tunog na rin siya. So guys, bali itong malaking ano, hindi siya magkaparehas ha, itong ano niya, bearing niya. Ito yung sa loob, medyo malaki. So ito yung nasa labas, nasa likuran, medyo maliit. So ang size pala nito, kung nasa likuran na bearing is 6205. So mas maliit siya. Then yung sa loob naman, so mas malaki siya. So ang size nito is 6806. So medyo mabigat kasi malaki. So bali yung bearing, dito siya nakasalpak. So dyan yung malaki. Tapos sa likod naman yung maliit. Ayan, pwesto natin. So yung maliit, dito naman nakasalpak yan. So tapos ito, isasalpak pa lang ay sa loob, sasalpak ng gano'n. So ipapakita ko sa inyo paano natin palitan tong bearing na to at paano natin i-install yung spinner. So ito pala yung spinner, no? Sa loob nya, makintab, maganda. So solid yung pagkagawa nya, hindi siya basta basta na ano pa, parang stainless eh. So ito yung shop ng spinner. So guys, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano natin pinalitan yung bearing at tapos isalpak natin doon mismo sa unit. So yun na kayo guys. Ito pala yung bearing na ipapalit natin. So Quest, so made in Japan to. Ito yung maliit, tapos ito yung sa malaking bearing. So Koyo, made in Japan din. So sana matibay to kasi made in Japan. Isang maliit, isang malaki. So more than na rin ako na isa para ma-spare kasi medyo may tatlong dito washing machine para pag nasira palit ka agad. So ayun guys, umpisa na tayo. So ang nating ilalagay, itong bearing na nasa likod, itong maliit. So ito siya, so 6205. Muna siya ng W40 para hindi mahirap itulak. Gumula siya. Ada martilyo. Patong natin yung luma para mapasok yung nasa loob, yung bago. Natin. Mukhang okay na siya. Lapat na lapat. So ayun, malaki naman. Lagyan din natin yung W40. Okay guys, yung malaki. 6806. Ito yung bago, parehas naman. So salpak na natin. So ipatong natin yung luma para
siya magtutulak ng bearing na bago. Basta hoy. Pala nang nakalubog yan dyan. So, kailangan nating tulak pa. Kasi may seal pa to rito eh. Ito. Ito yung seal niya. Dapat ano siya. Nasa loob. Lagay ko na rin yung seal niya. Okay na ito. Yung sa kabila. So, pwede na natin isalpak yung spinner niya sa loob. So, ito yung spinner. Dito natin sasalpak siya ng W40 para dumulas. Mayroon natin ilagay yung body niya. Salpak na natin itong body niya. So, dahan-dahan lang. Ayan siya guys. So, pupukpukin na natin dito dahan-dahan para pumasok siya. Ayan na siya. So guys, start na tayo. Buhin yung natin. Washing machine, kinaas ko na yan, no? Kanina ka dahil para hindi na humaba yung video natin. So, ayan. Yung mga parts niya, yung counterweight. So, yung control. Control. Ayan yung control niya. Tapos yung dog gasket. Ito yung front panel. Yung soap dispenser. Ayan. Tapos yung ano ng drum. May mga shock siya. Eh, dalawang shock. So, hindi ko na pinakita yung pagbaklas niya. Ang ipapakita ko na lang ko paano ko ibuuin ulit yung washing machine. So, parehas lang naman ng procedure niyan kung anong una kong kakabit. Andin din yung huling binaklas ko nung tinanggal ko yung mga parts. Kasi kailangan baklasin lahat yun para matanggal yung drum niya. So, tara guys. Start na tayo. So, ikabit muna natin yung wheel niya, yung pinagkakabitan ng belt. So, dito lang yan. So, ito yung lock niya. So, dapat na yung fix siya para hindi siya mag-loose. Wala na siyang puno. Clip dito, yun, dapat nakapasok lahat yan. Tapos pagtanggal mo, dapat sikwatin din yan. Nakapaikot yung mga clip. Yan. So pag binaklas yan, medyo mahirap. So kailangan itong mga clip na to para matanggal. Yan, paikot yung clips niya. Screw pa to. Paikot para talagang totally sealed siya, hindi siya magli-leak. So, ito yung mga screw niya guys.
isa-isa nating ilagay dito para mas ano siya. Guys, nabuo na natin yung drum niya. So yung mga clip na ipasok na ito, yung mga screw. Importante ito na mahigpitan para hindi siya mag-leak. Yan, paikot yan. Lahat. So, shock na shock. So, yan. Wala na siyang ingay. So, pwede natin ikibit to. So, isa-isahin natin. So, medyo marami tayong ibabalik. So, stay tuned. So, ma-screw siya dito. So, ikabit ko guys. Next natin tong counterweight. So, parang to, may ano sa ilalim. Dapat nakapasok to sa drum. Ito, parang solid na cemento. So, dito siya, guys. So, ikabit natin. Next natin ikabit is yung shock absorber sa ilalim. So, dalawa yan. Ito. So, ikabit ko muna. Yung drum natin. So, ganyan lang siya. So, ikabit na natin yung ibang accessories. So, dito naman guys, yung motor niya. May variable to. So, hindi pa iba ang speed. So, dito lang yung siya isalpak. Tapos, may dalawang screw. Haba. Guys, naka-fix na yung motor niya, variable motor. So, next step tayo. So, wrap muna tayo. So, next natin ikabit itong drain ng pump motor niya. So, ito yung pump motor, ito yung drain. So, may parang bilog siya sa loob, parang bola. So, float switch, float valve. So, ikabit natin, may ibutas dito sa ilalim. Dito. Okay na to. Then isulod natin tong next natin tong connection ng heater niya. So ang heater pala andito. So apat na wire lang naman to. So ikabit natin dito.
Guys, next natin i-solace yung soap dispenser sa dito siya nakalagay. So, ayan yung ano niya. Yung hose, tapos yung bulb niya. So, salpak na yung front panel sa dalawang screw sa ilalim. Ito. 1, 2. Wala yung mailagay. So, guys, kompleto na yung front panel. So, kabit naman natin yung control panel niya. So, ito yung control panel. So, nakaklip lang naman ito rito. Tapos, yung connections niya. Ayan guys, nakapasok na. So, yung cover na lang dito. Gasket sa panel. So, dalawa yan na hinihigpitan sa loob tsaka sa labas. So, dapat pitan din to. So, ito lang yung ano niya para humigpit. So, ayos na guys yung seal niya. Ilagyan natin ito yung soap dispenser. So, yung lock niya sa pump motor. Natin lahat. So, ang kulang na lang is kabit natin yung power supply tapos yung water supply. So, dalawa na lang yung drain. Nakasalpak na yan. So, kabit muna natin. So, ayan guys. Nag final spinning na siya. So, dito lumalabas yung maingay. Hindi pa natin pinalitan yung bearing. So, ngayon, basta natin kung iingay pa. Tingnan natin kung nawala na yung ingay niya. So, last 1 minute para sa final spin. Guys, bumilis na siya.
So ayan guys, tingin ko nasolve na natin yung problema. So nag final spin na siya. So hindi na katulad dati yung ingay niya na kahit sa labas rinig na rinig yung ingay niya. So ngayon back to normal na yung ingay niya. Problema ay yung bearing na dalawa, yung sa loob at saka sa labas. So kaya nagkaganon yun dahil pinasok na rin siya ng tubig. So sa katagalan ng nababad sa tubig, nagkaroon ng lime scale, parang sodium. So yun, nakadamit sa bearing niya. So ayan guys, salamat sa inyong panonood at sana'y may natutunan kayo. At salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mga uploads ko na video. So salamat guys, God bless sa inyo at mabuhay kayo.